Sa mga nakapanood sa aking last vlog, marami talagang humanga sa kwento ni Sunday Salvacion na mula sa hirap hanggang sa tagumpay. Ngayon naman, mas kilalanin pa natin ang isa sa pinakasikat na player sa PBA, ang nag-iisang player na may karapatang dalhin, ang pangalan ni Hanamichi Sakuragi, Pinoy version, Mark Pingris. Alam naman natin kung gaano nakayaman ang player na ito, pero alam niyo ba mga kuis? Na sobrang hirap din pala ng buhay noon ni Pingris, isang true to life story na magbibigay inspirasyon sa lahat. Tara mga kuis, ating alamin yan dito lang sa Sports Desk Media. Pero bago tayong magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Si Mark Pingris ay talagang matulungin sa pamilya. 8 years old pa lang siya, alam na niya agad ang gagawin. Alas 5 ng madaling araw, bumubuhatan ng sako-sakong pakwan at iba't ibang prutas para ilagay sa kanilang pwesto sa wet market ng Pozo Rubio, Pangasinan. Ang buong pamilya niya ay sa palengke natutulog para mabantayan na rin ang mga paninda. At dito na rin siya lumaki sa palengke, laging kumukuha ng prutas sa ordaneta. Tapos, ang hindi alam ng mga magulang niya, maraming racket si Pingris. Sumasama siya sa biyahe patungong Dagupan para kumuha ng bangus. Sa pagbebenta nito buong araw, 20 pesos lang ang binabayad sa kanya. Tapos, nagtitinda rin si Mark ng ice buko kaya nawawala siya sa bahay. Tuwing undas, naglilinis din si Mark ng puntod at nagtitinda ng kandila. Sa lahat-lahat ng naiipon niya, binibili niya ito ng bigas. Talagang hardworking si Ping. Sa lahat-lahat ng magkakapatid, si Pingris lang ho ang maputi, lagi siyang sinasabihan na kano. Yung ibang bata naman, tinutukso siya na ampon kaya pagdating sa eskwelahan marami siyang bata na nasusuntok. Ang resulta, lagi niyang pinapatawag ng principal. Si Pingris ay nabiyayaan din ng height at hilig niyang pababasketball. Na-inspire din siya sa galing ni Michael Jordan at lagi niyang inaabangan ang bawat laban. Nangarap siya na maging isang magaling na basketballista kaya lagi siyang sumasali sa mga paligang barangay hanggang sa mas nahasa pa ito. Alam din ni Pingris na malaki ang sahod ng mga basketball player, especially sa PBA, kaya mas nagprosige pa ito para matupad ang pangarap at makaahon sa hirap. Pero syempre, masipag din siya mag-aral sa Philippine School of Business Administration at later on, dinala niya ang kanyang talent sa FEU. Kahit ilang beses siyang nireject sa mga tryouts noon, pero dahil lagi itong nagsasanay, kaya natanggap siya sa mga varsity teams at nadiskubre. Ang problema niya ay pagkain. Wala siyang pambili kaya ang ginawa niya, kinakain niya ang mga tira-tirang pagkain ng teammates niya kasi hindi niya ma-afford ang pagkain binibenta sa kantin. Nasabi niya sa sarili na balang araw makakakain din ako ng masarap. 2002, naglaro siya sa NBA under Cebu Gems at Wellcoat Paints naman sa PBL. 2004, ito na ang simula ng mga pangarap niya. Nagpa-draft siya sa PBA 3rd overall selected by FedEx Express. Sobrang saya ng ina ni Pingris kasi nakikita ng pamilya niya na ito na talaga ang sagot sa mga panalangin nila. Lahat ng sakripisyo ay nagbunga na. I-summarize lang natin ang kanyang PBA career mga kuis. 2005, kinuha si Pingris ng Pure Foods at naglaro hanggang 2008. Dahil sa sobrang ganda na performance niya, siyang finals MVP laban sa Red Bull at nakuha niya ang moniker na Rebounding Demon. Sobrang galing niyan sa depensa at rebounds. In 2008, siya ay na-trade sa San Miguel kapalit si Enrico. Bago nagsimula ang 2010 season, si Pingris ay na-trade sa Burger King with Ken Bono kapalit si Arwin Santos. Tapos, wala pang 24 hours, nirelease si Pingris patungong Pure Foods. Ang kapalit, isurrender ng Pure Foods ang kanilang first at second round picks sa Burger King. At ito na, ang kanyang permanent home sa PBA. Dito niya nakuha ang napakaraming championships at naging miyembro ng 1,000 Offensive Rebound Club, PBA All-Defensive Team, Mythical Second Team, All-Star MVP, PBA All-Star Selection, plus nakakuha pa ng Rare Grand Slam at higit sa lahat, kabilang pa sa 40 Greatest Players. Sino mag-aakala na ang batang minsan ang nangarap na makaahon sa kahirapan ay magiging 9-time PBA champion, 2-time finals MVP, most improved player at iba pa. Kahanga-hanga ang determinasyon niya. Alam niyo rin ba mga kuis na siya ang one of the best defenders at rebounders sa PBA history? Kumbaga siya ang Draymond Green ng team noon. Sa kanya lagi pinapabantayan ng mga best big man, shooters at mga imports. Ganyan kaastig si Ping. Higit sa lahat, siya ang player na may pinaka malaking puso sa gilas. Teka,
Kung naitanong mo kung ano na ang buhay niya ngayon, siya ho ay assistant coach na ng national team at siya din ang commissioner ng Pilipina Super League at naglalaro din siya dito para maging condition pa rin ang katawan. Bukod dyan, siya ay meron napakalawak na farm sa probinsya at ang farm na ito ay fully operational na. Pagkatapos niya magretiro, ito agad ang unang inatupad niya at syempre, ang family time. No doubt, si Pingris ang one of the most inspiring players sa PBA. Saludo kami sa iyo, Pinoy Sakuragi. Okay mga kuis, hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Dondon Galendez, Oscar Jr. Cani, Herbert Belieza, Arnold Sebastian, Junjun Matas, Dog TV, Tama Ka, Erin Jokno, Jiggle Dude, Raymond Gamboa, Edwin Plechas, Marcelo Antonio, Silvernet Vlogs, DC8 Official, Noel Obrera, Christian Fernan, Will TV at Kai, Rogelio Ayuson,